Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Florinda Tamayo. Ang kanya pong tanong, mga kaibigan, ay ilang oras ba daw dapat maglabor yung kanyang inahing baboy? Kasi po, nasa 7 oras na yung kanyang baboy na naglilabor, pero hindi pa rin nanganak. Baka daw magka-overdue. So atin pong pag-uusapan ngayon, mga kaibigan, ay ito po'y tungkol po sa paglilabor ng ating mga inahing baboy. Ang ibig sabihin po ng labor po, mga kaibigan, ito po yung mangyayari o maobserbahan natin sa behavior ng ating mga inahing baboy bago po sila manganak. After po makastahan yung ating mga inahing baboy, tayo po'y magbibilang ng 109 to 119 days. Sa mga panahon na iyan, yan na po yung mga normal range of days na pwede na po manganak yung ating mga inahing baboy. Kapag malapit na pong mag-labor ang ating mga inahing baboy po, mga kaibigan, atin pong mauobserbahan sa kanila na sila po hindi po mapakali. Sila po ikot ng ikot sa kulungan, sila po kagat ng kagat sa grills nating kulungan, ang kanila pong bibig po ay naglalaway, and then sila po ay kumakahig doon po sa sahig ng ating kulungan para po silang gumagawa ng pugad in preparation na sila po ay manganak. Kapag medyo malapit na po silang manganak, magkakaroon na po ito ng mga vaginal discharges dito po sa kanilang puwerta. So yung kanilang puwerta po ay mamumula, mayroon pong mga secretion na lalabas. Ang una pong lalabas niyan ay puti na secretion. After po, kapag bumuka na po yung kanyang cervix, ayan po, may kasama na pong dugo ang lumabas po doon po sa puwerta po ating mga inahing baboy. Kapag mayroon na pong dugo na lumalabas sa puwerta nating inahing baboy during labor, ang ibig sabihin po niyan ay malapit na po siyang manganak. Kasi po, yung cervix niya ay nakabuka na po. So minsan, sasama na po diyan yung mga dumi ng biik. Doon po, sa secretion na lumalabas po sa puwerta ng ating mga inahing baboy. Sa paglilibor po nating mga inahing baboy po, mga kaibigan, kadalasan po, ito po ay tatagal hanggang 3 to 8 hours. Yan po, kapag medyo nakapanganak po siya ng isang beses o mga dalawang beses hanggang tatlong beses pataas, yan po yung kadalasang oras, yung time range ng paglilabor nila, 3 to 8 hours. Pero kapag mga dumalagang mga inahin, medyo matataas-taas din yung paglilabor nila. So siguro nasa 3 to 12 hours yung maximum na paglilabor kapag dumalagang baboy. Unang panganak na lang po nila, kaya medyo mataas-taas din yung kanilang paglilabor. Dapat po natin obserbahan ng mabuti yung ating mga inahing baboy habang naglilabor. Kasi minsan mayroong mga factors o dahilan kung bakit medyo tumaas yung paglilabor nila. Unang-una po dyan is kapag unang panganak pa lang nila, kaya expected po natin yan na medyo mataas po yung kanilang paglilabor. And then, kapag yung mga biik po ng ating mga inahing baboy, mga kaibigan, ay sobrang laki, mahihirapan po itong dadaan doon po sa kanilang passageway papunta po sa labas ng kanilang puwerta. And then, isang dahilan din po ay yung maliit po yung kanilang pelvic bone o yung tinatawag na sipit-sipitan. Kaya kapag kayo po ay pipili ng gagawing inahing baboy, piliin nyo po yung inahing dumalagang baboy na medyo malapad yung balakang. Kasi po, kapag malapad yung kanyang balakang, isa lang pong ibig sabihin yan, malapad at malaki din po yung kanyang pelvic bone o yung kanyang sipit-sipitan. Kasi doon po dadaan yung mga biik habang nanganganak po yung ating mga inahing baboy. Kapag lumampas na po sa oras ng 8 hours o kaya 12 hours yung paglilabor yung inahing baboy, mayroon ng mga bloody discharges, mayroon ng mga dumi ng biik na lumalabas sa kanyang puwerta, pwede po kayong magturok ng luteolyse para po matulungan siyang mailabas yung kanyang biik para magkaroon ng contraction yung kanyang uterus. And then, kapag nakalabas na po yung isang biik, pwede po kayong mag-follow up ng pituxal o oxytocin para matulungan yung ating inahing baboy na mailabas lahat yung kanyang biik doon po sa loob ng kanyang tiyan. And then, aside from that, ay ang epekto po ng pituxal po ay milk letdown. Kaya po, kapag matapos pumanganak yung ating inahing baboy, kapag atin na pong ipinapadede yung ating mga biik, marami po silang gatas na madedede po, mga kaibigan. Ang dapat yung gawin kapag malapit na pumanganak yung ating inahing baboy at saka kasalukuyang pong naglilabor, ito po ay dapat yung obserbahan ng mabuti, orasan kung kailan nagsimula yung paglabor, at saka orasan din yung interval ng paglabas ng mga biik. Kasi po, ang normal lang po na interval ng paglabas ng mga biik ay nasa 15 to 30 minutes. Beyond that one, dapat magturok na po kayo ng pituksal para po mas mapabilis natin yung paglabas ng mga biik. Para po, maiiwasan po natin yung tinatawag na piglet distress.
kapag medyo mataas po yung paglilabor ng ating inahing baboy o kaya medyo matagal makalabas yung mga biik, mayroon po itong masamang epekto doon po sa ating mga biik. Kaya ito po ang sanhi ng piglet distress. Kaya yung iba po mga kaibigan ay namamatay po yung mga biik habang ipinapanganak po ng ating mga inahing baboy po, mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon at sana na po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman tungkol po sa paglilabor at panganganak ng ating mga inahing baboy po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!